Tay, ano bang gagawin mo dyan sa black shirt? Lalagyan natin ng design itong black shirt. Hello! Good afternoon! My name is Nathan, and this is Tatay Sinin. And welcome to another Arts and Crafts video! Tay, ano bang gagawin natin? Gagawa tayo ng bleached dye shirt. May amoy po ang gagamitin natin na gloves. Okay? Suot mo na, Nathan. Gagamit din tayo ng plastic gloves. Pwede rin po yung, ano, yung rubber gloves kung meron kayo. So, basta meron pong protection ng inyong mga kamay. Okay, explain ko muna kung paano ang mixture or yung paghahalo ng bleach at saka ng water. So, ang formula po is 50% bleach at saka 50% water. Ayun. So, kung maghahalo kayo ng 1 cup, kailangan 1 cup bleach and 1 cup water. Yung half cup naman, half cup bleach, half cup water. So, 50-50. Okay, so, pre-prepare ko po ngayon is 1 half cup bleach. Okay. Sa paghahalo, kailangan assist. I-assist kayo ng mga parents mo. Okay, this is 1 half cup of bleach. Lalagay na po natin dito sa ating dispenser. Okay? Then 1 half cup water. Okay. Ayan na siya. Diluted na po siya. Hindi na po siya masyadong matapang. At nababawasan na po yung kanyang smell. Kasi meron na po siya. I-ano lang po natin. Ihalo natin. Shake lang. Okay. And that's it. Ito na po yung ating bleach na gagawin. Ihalo natin, i-design natin sa t-shirt. Okay, iwasan po natin yung spill. Iwasan po natin yung spill kasi baka dumikit yan doon sa ating bleach. Okay, pagkatapos natin mag-mix na ng ating bleach, kailangan po natin ng foam. Okay? Ng foam. Ang gagawin po natin sa foam is babasain po natin ng bleach para hindi po gumalat pag ididig na natin yung ating mga
Next time mamaya, papakita ko sa inyo. Wait, dahan-dahan lang po. Dahan-dahan lang. Dito yan muna. Yung ating mga design, prepare na po natin yung mga design natin. So, ang design na napili namin ni Nathan is yung mga letters na ginagamit niya noon nung bata pa siya sa Play-Doh. Yung letters. At saka meron din kami mga designs dito. Stars, hearts. Option na lang naman yan mamaya kung gagamitin namin mamaya. Okay. And then, the main nagagawin natin, ito na yung t-shirt, which is black. Kailangan po, dapat po, pure na cotton po para mas maganda po yung result ng pag-mix natin ng bleach na yan sa t-shirt. Yung t-shirt. Ayan. Mo na maayos. Okay. So, nakapili ka na ng letters. Ano ba ang mo? Shape o letters? Okay, sige, kunin mo na yung letters. Okay, para gagamit din po tayo ng board or kung wala kayong board, pwede rin po na papel lang sa ilalim para hindi tumagos yun sa likod. Ito ang ginamit po namin, isang cardboard. Ilalagay po natin dito. So, front lang po ang lalagyan namin dito ni Nathan. Ayan. So, medyo distant dapat yung foam para hindi masyadong mahirap na kasi mag-awa. Okay. Ano mauna? See? Okay, ganito ako muna ha. Thank you.
Okay. Ang gagawin na natin, mag-design na tayo. So, ang next na design natin ay yung tinatawag na spiral design. So, ang gagamitin natin sa spiral design is fork or tindor. So, ang gagawin natin, kukunin natin yung center ng shirt, which is dito. Pupoint ko lang yung, ano, yung fork. Then, so, ayusin nyo yung mga folds. So, habang iniikot nyo, tingnan nyo, patulong kayo sa mga parents nyo or sa mga yaya nyo. So, be sure na maayos natin yung mga folds nya. Okay, ikot-ikot lang. Tapos yung folds. Yan, hanggang sa maikot na siya. Tapos yung folds, be sure sa folds. Okay, ikot-ikot pa. Hanggang yung folds ay maikot na lahat. Okay? Okay, that's it. So, nakakagawa na po tayo ng napaikot na po natin yung shirt natin. Okay. After ma-roll na natin yung t-shirt, next step is yung rubber band po natin. Para itatight po natin siya ng rubber band to make it secure. Dahan-dahan lang po sa paglalagay ng rubber band. Cross lang natin. And that's it. Cross natin siya. Next, cross din natin yung isang rubber band. Ayan. Okay na po yung rubber band natin. Na-secure na natin siya. Okay. Secure na po siya. Ayusin lang natin yung mga folds. Be sure na maayos at tatalikyan siya ng rubber band. Okay. That's it. So, ito na po yung naparoll na t-shirt natin kanina. So, na-secure na rin po natin ng ano siya, ng rubber bands. So, ang gagawin na natin, kumuha po ako ng grill. So, para maging strainer. Then, yung plastic na para tutuluan ng ating, para medyo hindi messy yung ating bleach. Okay, gagawin na natin, lalagyan na po natin siya ng bleach. Ito na po yung pinaka main materials natin or ito yung bleach. So, ang gagawin natin is ilalagay lang po natin dito sa t-shirt. Bahala na kayo kung spiral or pang-cross ang gusto nyo. Basta ma-cover po natin ito ng bleach. Okay? Ako, gagawin ko
Hintayin lang po natin ng 5 to 10 minutes. Pwede na natin siyang sabunin ng detergent and then